Taon-taon, tumataas daw ng 1-20% ang bilang ng mga gumagamit ng iba't ibang family planning methods. Kung dati usapang kababaihan lang ang birth control, ngayon pinapaigting na rin daw ang awareness para sa vasectomy sa mga lalaki. Mayroong natural at artificial methods ng family planning. Sa artificial, kabilang ang permanent methods gaya ng ligation para kay Eva at vasectomy para kay Adan. Alam nyo ba mga kapatid na sa Pilipinas, nasa 2,000 lang ang nagpapavasectomy kada taon. Ayon sa Popcom, nasa edad 40 pataas ang mga acceptor ng vasectomy. Karamihan sa mga to nagmula sa urban areas o mga syudad. Siguro nga, associated kasi ito sa pagiging macho image ng mga lalaki. Parang ayaw nila na sila ang magpa-subject sa family planning. Sir, so, wala naman po siyang epekto sa katawan ng isang lalaki. Kasi for example, baka iniisip nung iba na sa libido, mababawasan. Or walang effect doon sa libido o yung kakayahan niyang makipagtali sa partner niya, yung kanyang semen, yung liquid na lumalabas, nandun pa rin. Lahat nandun. Pero hindi na siya pwedeng magkaanak. Kamakailan lang, nag-viral ang post ito ni Ms. Monique tungkol sa pagpapavasectomy ng partner niyang si Sir Rocco. Ito'y dahil parehas nilang gusto na maging child-free o walang anak. Diba? It's our money if ever, you know, it's hindi naman yung mag-aanak kami, sila ba yung magpapa-tuition and everything. Hindi naman eh. So like, they don't really get to have a say. Para kay Sir, hindi niya naramdaman na magiging kabawasan ito sa pagkalalaki niya. Ipinaalala rin nila na option ang pagkakaroon ng anak at kung gugustuhin, maaari ring mag-adopt at ibuhos ang resources at pagmamahal sa mga batang nangangailangan. And we should be able to pursue whatever we believe will bring us happiness and fulfillment. We don't have to do the things that society demands that we do. Mga kapatid, simple lang po ang buhay. Respeto lang po sa life choices ng ibang tao. Sabi nga nila Sir Rocco at Ms. Monique, may kalayaan tayo para sa ating mga katawan, pag-iisip at kaligayahan. Hindi po yan itinatakda ng lipunan. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.